Hi guys! Welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Ako po si Emmanuel Alcantara and syempre ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa 3% mandatory contribution ng PhilHealth. Syempre guys, bago natin simulan yan, kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, huwag po ninyo sana kakalimutan na mag-subscribe, hit ang bell button, like, comment, and share para palagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos. And syempre guys, kung ikaw ay mahilig din po sa mga pagluluto or cooking, pwede nyo rin pong bisitahin guys ang ating YouTube channel, ang Emmanuel Alcantara. Search nyo lang po yan sa YouTube channel para makita po ninyo ang ating mga recipes or ang ating mga featured recipes sa ating YouTube channel. So paano guys, ngayon ay diretso na po tayo sa ating usapin. Nung tiningnan ko guys ang aking Facebook, so syempre ang daming lumalabas sa aking newsfeed na tungkol sa 3% and maraming nagagalit guys, no? Maraming naglalabas ang kanilang sama ng loob, which is naiintindihan ko. Pero bago ko yun guys, bago ako gumawa ng vlog na to, naisip ko na sabi ko, bakit nga ba? Totoo nga kaya ito? So tiningnan ko guys, no? And then sinerch ko naman, sabi ko baka naman sulit. So minsan bigyan natin ng chance na baka naman na gre-react tayo, hindi pa naman natin alam, di ba? Pero nung tiningnan ko guys, ano bang benefit ng isang OFW sa PhilHealth na to? So nakita ko guys na ang magiging kapakinabangan po namin ay kung may miyembro po ng family namin na let's say na hospital, pwede silang ma-cover ng ating PhilHealth po, no? And kung tayo po dito sa ibang bansa ay na hospital or na-confine, pwede po nating ma-reimburse ang ating ginastos. Pero ang tanong dun guys ay full reimbursement ba? Or baka naman may specific na percentage lang. So, hindi natin sigurado yan guys, no? Kasi hindi naman nila clear kung buo ba natin makukuha. And syempre guys, ang ating mga family naman or member ng ating family, minsan hindi na rin nila ina-avail yan. Totoo, di ba? Bakit? Kasi minsan ang daming requirements na hinihingi. Totoo yun. And alam naman natin dyan sa ating bansa na minsan ang daming requirements na hinihingi bago nila maaprubahan ng isang bagay, 'di ba? So ngayon guys, 'yun yung nakita ko na sabi ko parang hindi naman ako agree sa 3% na mandatory nito. Kaya parang naintindihan ko yung mga kapwa ko OFW, no, na affected talaga kasi ako affected din and uminit din ang ulo ko. So pero guys, hindi tayo magsasalita ng masasama dito, hindi tayo magmumura, tayo ay maglalabas lang ng ating saloobin or point of view natin tungkol dito sa usapin na to. So, unang-una guys, ang pagko-cover dito ng ating PhilHealth sa ibang bansa, parang feeling ko hindi na natin nagagamit yan guys kasi dito sa ibang bansa, no guys, kung hindi man lahat, siguro karamihan sa ating mga companies, no, na napagtatrabahuan ay kino-cover tayo ng health insurance. So, it means, yun yung ginagamit natin kapag tayo ay nagpupunta ng for check-up, for papa-cleaning tayo, or nagpapa-kung ano man, pupunta tayo ng hospitals or ng clinic, yun ang ginagamit natin dito guys. So, it means hindi natin nagagamit ang ating PhilHealth, di ba? Pangalawa, ang ating mga miyembro ng pamilya sa Pilipinas, diba? Sa dami ng requirements minsan, hindi na nila nagagamit yan. And ako, based on my experience naman guys, hindi ko masasabi na sulit ang binayad ko sa PhilHealth kasi for more than 6 years na nandito ako sa ibang bansa, nagtatrabaho, pabalik-balik lang guys, is parang hindi naman ako nakagamit ng aking PhilHealth sa Pilipinas kasi hindi naman ako guys nakapagpa-hospital. So, awa ng Diyos, magandang bagay yon, diba? And so, ang problema kasi guys, ang ating PhilHealth, hindi naman yan kagaya ng SSS na kapag hinulugan mo ng mas malaki, maging malaki rin ang balik sa'yo or time will come na magagamit mo siya. Kasi, ang PhilHealth natin guys, wala naman tayong pensya na makukuha dyan. So, parang nagbabayad lang tayo ng ating health card, diba? Parang health insurance lang siya na okay, for a certain time na habang nagbabayad ka, syempre, covered yan. Covered ka. E paano kung hindi ka na nagbabayad? Or karamihan sa ating mga kapwa OFW dito, tumanda na dito, umuwi ng Pilipinas, syempre kung hindi na sila magbabayad, covered pa ba sila? Diba? So, di natin masasabi. Ngayon guys,
ang sa akin lang, ang saloobin ko lang dyan guys, ay sana nireconsider nila kasi tayo mga OFW ang pinaka-affected talaga dyan guys. Kasi from 2,400, gagawing 3% ng ating salary. So guys, sobrang laki ng percentage na yon. So sana, di ba, nireconsider nila yan guys kasi marami dito sa ating mga kapwa OFW, no, na hindi naman ganun kalakihan ang sahod. So, nagbabayad tayo ng ating bahay, kung hindi man lahat, kasi yung iba guys, covered na ng company. Kaso, based on experience, yung mga company na may free accommodation sa empleyado, mabababa talaga ang sahod. So, ngayon, di ba gumagamit tayo ng internet, kumakain tayo, may remittance tayo. So, karamihan sa atin dito guys, wala nang nagiging savings. Di ba? So, nagbabayad ng 2-4, tapos wala nang savings. Tapos ngayon, lalakayan pag gagawing 3%. So, medyo hindi na talaga katanggap-tanggap yun guys. Kasi sobrang laki nun. Para sa akin, naiintindihan ko yung side na baka ito yung way para makapag-raise ng fund. Pero tayo mga OFW, hindi naman dapat tayo ang nagsasakripisyo ng husto. Kasi yung point na nagtrabaho tayo abroad, is sakripisyo na yun natin. Siguro yung iba no, na hindi OFW, hindi tayo maintindihan. Pwede nang sabihin nila na ginusto nyo yan, pwede naman kayo magtrabaho sa Pilipinas, di ba? Pero bakit nga ba nagtatrabaho yung mga tao sa ibang bansa? Kasi minsan sa kakulangan ng oportunidad na maganda sa Pilipinas, di ba? So yun yung reason. And nandito naman po tayo, nagtatrabaho tayo, nag-e-effort tayo ng gusto. Kasi may mga pangarap tayo, hindi naman tayo nagpunta dito para lang ibigay natin dyan sa 3% na yan. Kasi yung computation nila guys, nga pala sa hindi nakakaalam no, yung computation nila na 21,000 plus is nakabase po yun guys sa sahod na 60,000 pesos per month. So, it means mas mababang sahod, mas mababa din ang babayaran po ninyo na amount. Kasi syempre, imumultiply nyo lang naman yan into 3%. Ang hindi lang nakakatuwa din guys, kasi parang tayo pa yung may utang. Kasi di ba, ang sabi nila ngayon na parang pwede naman muna na 2,400 muna, and then yung matitira, babayaran mo kung gusto mo quarterly or yearly. Pero kapag hindi ka nakapagbayad, nagkakaroon siya ng interest yata. So nagkakaroon ng interest, tapos kapag bakasyon ka, hindi ka makakabalik sa ibang bansa kung hindi ka bayad. So, di ba kasi kailangan natin ng OEC or Overseas Employment Certificate or balik manggagawa certificate. Kailangan natin yan kung tayo ay babalik sa ating pinagtatrabuhuan. So, hindi nila tayo bibigyan yan kung hindi tayo bayad. So, parang nangyari, ano naman yun? Parang ginisan nyo naman kami masyado sa aming sariling mantika, guys. So, kami po ay nakakatulong naman sa bansa through our remittance. Tapos, nagbabayad naman po kami niyan, di ba? May OWA na tayo, may Philhealth tayo, may pag-ibig pa tayo, may SSS. So, sana naman po guys, sa dami ng binabayaran ng mga OFW, sana naman po, wag nyo naman po gawing parang pahirap sa amin. Naiintindihan namin na maganda naman po siguro ang inyong layunin na ma-cover yung mga ganong bagay. Pero kung itinaas nyo man po sana or may binago man po kayo dyan sa amount ng 2,400 dati, bakit naman po sobrang laki? Diba? Sobrang laki po nyan guys para sa aming mga OFW kasi kami po ay nagtatrabaho at hindi po kami namumulot ng pera dito. Okay po? Hindi po kami nagpapakasarap lang ng higa tapos may pera na po. Kami po ay sobrang nag-e-effort din. Diba? So, sana po sa mga nag-aproba or gumawa ng batas po na yan, sana po gumawa muna kayo ng survey ng hiwa-hiwalay. Let's say, magkano po bang kinikita ng isang driver, ng isang kasambahay, ng isang sales representative, para naman po, as per designated na mga trabaho na yan, alam po ninyo kung magkano ang approximate na sahod or kung magkano possible na salary ng isang individual. Ano po bang pinagkakagastusan nila? Saan po ba napupunta ang salary nila? Kasi minsan may notion or may mga belief na porket OFW mapera. So hindi po ganun yun.
Kami po ay sobrang nag-e-effort para po kami ay kumita. Okay po? And, guys, nga pala ha, as an OFW, tingnan nyo ngayon, nagkaroon ng COVID-19. Diba? Lahat po ay nawala ng trabaho. So, kami po ay nagtatrabaho. Kami po ay nawalan din ng trabaho, nawalan ng sweldo. So, no work, no pay po dito ha. Hindi po kami yung pwedeng umabsent ka na lang, may sahod ka. Hindi po ganun yon. Okay? Kasi kami po ay empleyado at hindi po kami ang may-ari ng kumpanya. So, no work, no pay. Pero hanggang ngayon po, based on experience, wala po ako naririnig. Nag-send naman po ako ng requirements doon para sa assistance na yan. Wala naman po kaming nakuha na feedback. So, yung $200 na yan, $200 para sa OFW or 750 reals dito sa Saudi Arabia, wala po kami nakuha ang feedback. Diba? Tapos ngayon po, bibigyan nyo kami ng dagdag pasanin. Pag kami po ang nangangailangan, wala kami natanggap. So, tapos ngayon po, bibigyan nyo kami lahat ng ganyang pasaning kalaki. Eh, baka pwede naman po kung gusto nyo po. Eh, baguhin nyo naman po sana yung batas-batas nyo na yan. At sana po, bawasan nyo naman para naman po sa amin. Para makagaan-gaan naman po dito. Masyadong mabigat na. Tapos, ito nakakatawa guys ha. Ibahin ko lang sa PhilHealth. Ang nakakatawa guys, ngayon, kaming mga OFW, kawawang-kawawa. Kasi nga, ang sabi, yung infected, makakatanggap. Anong gusto nyo pong gawin namin? Magpa-infect muna kami para makatanggap kami. So, no way. Diba? Health is wealth nga, diba? So, mas importante sa amin ang kalusugan namin. Pero, kami po ay nagbabayad ng bahay, ng kuryente. So, sana po, tulungan. Diba? Hindi yung, ngayon, naiintindihan ko po, ha? Naiintindihan ko yung iba, sinasabi na ang ginagawang gatasan. So, gumagamit sila ng term na gatasan. Naiintindihan ko yung mga sinasabi nila na yon. Kasi minsan, sa bugso ng inis mo, minsan hindi mo napipigilan ang sarili mo na makapagsalita o makapagbitaw ng mga salita na hindi maganda. Diba? Kasi po, sobra po talaga yung ginagawa nyo na yan. Ang pagbibigay ng ganyan kalaki po, 3%, ay hindi na po talaga, parang hindi na makatao. Parang ang mangyayari po ba, ano po bang gusto nyo mangyayari kaming OFW? Magtatrabaho dito, bibigay namin yung para sa pangkain ng family namin, tapos para na lang sa inyo. Paano na po ang savings namin? Paano na po ang future namin? Diba? Sana nireconsider nyo po yan. Or kung gusto nyo po, yung PhilHealth po na yan, sana po nilagayan nyo sa dulo na kami po ay pagtumanda, may makukuha po kaming pension galing sa PhilHealth. Diba po? Kasi po, medyo unfair po talaga yan masyado. Hindi nyo po ginawa ng survey muna bago ninyo dineside po yan. Diba? So, ayun po yung aking pananaw, yung aking saloobin patungkol sa bagay na yan. And I'm sure na ang lahat, or maybe karamihan sa mga OFW, makaka-relate po dyan. Kasi lahat tayo guys ay affected po. So, sana po, mabago pa. Sana po, diba? So, hoping pa rin naman tayo na may mabago pa dyan sa pagsasabatas na yan. And i-reconsider nila, baguhin nila yan or kung ano man ang changes na pwede na makagaan-gaan naman po sa atin. So, yan po yung aking pananaw guys. Maraming salamat sa inyo and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi.